Nakasaksi ka na ba na ang dalawang magkapatid na lalaki ay nag-aagawan sa iisang magandang dilag? Madalas ito ay makikita sa mga palabas sa TV o sine. Nag-aagawan at nag-aaway ang magkapatid na parehong umiibig sa iisang babae. Ikaw, Lodi, kung sakaling parehas kayong magustuhan ng utol mo, magi-giveaway ka ba o ipaglalaban mo ang iyong pag-ibig? Marahil nag-iisip ka na, Lodi. Ngunit ibahin nyo ang ilang tribo sa Nepal sapagkat ang magkakapatid na lalaki doon ay sadyang nagsishare ng iisang asawang babae. Kung medyo nashock ka sa narinig mo ay dapat mong panuorin ng buo ang video na ito. Pero bago natin simulan ng kwento, maaari lamang na mag-subscribe sa ating YouTube channel at pindutin ang notification bell. Huwag mo rin kalimutan i-follow ang ating Facebook page para lagi kang updated sa mga susunod na video na hango sa totoong kwento. I-flex ko lang muna ang mga pa-shoutout ng mga Lodi nating full support. Tara, simulan na natin! Ang mga Tibetans na naninirahan sa Lini, Nepal ay may kakaibang kultura pagdating sa sakalan, kasalan mga Lodi. Ang uri ng kanilang kasal ay tinatawag na polyandry o isang uri ng pag-aasawa ng babae sa isa o higit pang lalaki na magkakasabay. Ang polyandry ay normal din sa animal kingdom gaya ng ibang bird species. Polyandry may ibig sabihin na many males. Fraternal polyandry, ito ang mas tumpak na uri ng setup. Simple lang ang mechanics ng mga Lodi nating taga-Nepal. Ang dalawa, tatlo, apat o kahit ilang pang magkakapatid na lalaki ay nag-share sa iisang asawa at nakatira sa iisang bahay. Kung ang babae ay nagpakasal na sa pinakamatandang lalaki sa isang pamilya, ay automatic siyang nagiging asawa ng lahat ng magkakapatid na lalaki. At kung gusto nyong itanong kung ang magkakapatid ay naghahati rin sa kama sa iisang asawa ay oo, Lodi. Ang magkapatid o magkakapatid na lalaki ay may equal access sa iisang asawa. In short, pare-parehas nilang na ikakwarto ang iisang asawa. Sharing of blessings, kumbaga. Bagamat hindi ito tanggap sa kultura at lipunan natin ngayon, ay aktwal naman itong nangyayari sa ibang bahagi ng mundo gaya ng India, ilang rehiyon sa China, at maging sa Nigeria. Bihirang-bihira na ang ganitong tradisyon, ngunit sa ibang bahagi ng Nepal ay tanggap pa rin itong nangyayari hanggang sa kasalukuyan. Para sa mga Tibetans, ito ang pagsasalo-salo ng magkakapatid para sa isang babae. Normal lamang at walang mali siya at bahagi na ng kanilang kultura. Kadalasan ay pinagkakasundo na ng mga magulang ang kanilang mga anak na babae sa isang pamilya na magkakapatid na lalaki. Ang pinakamatandang lalaki ang present sa kasalan kung wala pa sa sapat na gulang ang ibang mga kapatid na lalaki. Ngunit pag sumapit na ito sa tamang edad, ay makikijoy na rin sa relasyon. Kung isipin mo, parang lugi ata yung ibang mga mas nakakabatang kapatid at parang wala silang choice, di ba? Ngunit alam nyo ba, ang mga magkakapatid na lalaki ay may pagkakataong pang makapag-asawang muli. Ito ay kung ang unang asawang babae ay walang kakayahang mabuntis. At least ay pagkakataong pa rin. Marahil ang tanong mo naman ay bakit ganun na lamang ang tradisyon ng tribong ito? Paano nga ba nagsimula ang ganitong kasunduan at tradisyon? Simple lang ang kanilang logic. Ayon sa mga tala ng ilang researchers, ito ay nagsimula sa prinsipyo ng pagpapanatili ng lupain o pag-aari ng mga pamilya. Ang ugat ng ganitong kultura ay kahirapan. Ang mga mahihirap ay naniniwalang kapag magtutulungan ang mga magkakapatid para sa iisang babae o pamilya ay mas malaki ang pag-asang makasurvive. Ang mga pamilya sa Tibet ay may mga limitadong ari-arian at lupain, kung kaya para hindi na ito paghati-hatian pa ng mga susunod na magiging anak ng pamilya, ay mas mabuti na umano na magkaroon na lamang ng iisang asawa ang
magkakapatid na lalaki at iisa na lamang ang magiging ina ng kanilang mga magiging anak. Ang sistemang ito ay magtitiyak na hindi pagpaparte-partehan ang kanilang mga ari-arian at magtutulungan na lamang ang mga magiging anak sa mga maiiwang lupain. Kung iisipin mo nga naman, Lodi, kung mag-aasawa ng kanya-kanya mga magkakapatid na lalaki, ay kakailanganin nilang pagparti-partihin ang kanilang mga lupain at mas magiging maliit na ang sukat nito at sila ay magkakanya-kanya na. Isa pa sa kadahilanan ay birth control. Akalain mo yun, Lodi, may konsepto na sila noon ng birth control. Ang mga magkakapatid ay madaling makapagpaparami ng lahi kung mag-aasawa sila ng kanya-kanya. Ngunit kung iisa lang ang kanilang asawa, ay magiging limitado ang kanilang galawan at ang potensyal na mga magiging anak. Kung iniisip mo naman, Lodi, kung may pagkakataon bang sama-sama sila sa iisang kwarto, ay hindi yun bahagi ng ating topic. Kahirapan pa rin ang dahilan kaya sila nagpa-practice ng birth control. Ang pag-iwas na mapaghatian ng maraming magkakapatid ang limitadong lupain ang kanilang punto. Sa pagsasama-sama ng mga pag-aari, may pag-asang makaangat ang pamilya sa mas mataas na social status sa susunod na henerasyon. Naniniwala sila na kung kaunti lang ang maghahati-hati ng mana o lupain, ay mas mapapanatili ang kanilang ari-arian. At ang panghuli ay nag-uugat sa paniniwalang ang isang anak ay maaaring magkaroon ng higit sa isang tatay. Ang babae ay kinikilalang asawa ang lahat ng magkakapatid, pantay-pantay kumbaga. Samantalang, ang magiging mga anak naman ay magiging tatay ang lahat ng magkakapatid. Hindi na inaalam pa kung sino talaga ang biological na ama, kundi itinuturing ng kulturang ito na sila ay pare-parehong tatay. Kahit na maaaring alam ng nanay kung sino talaga ang biological na tatay, ay sadyang patay-mali siya na lang ito para maiwasan ang bias sa anak at mapanatili ang pantay-pantay na turing ng mga tatay sa anak at ng anak sa tatay. Top secret, kumbaga. Kaya nakasalalay sa galing ng iisang asawang babae ang kapalaran ng kanilang angkan. Hindi ito galing kung saan paman, kundi galing sa pag-aalaga ng buong pamilya. Kung inaakala mo na ang ganitong kultura ay sa mga mahihirap na bahagi lamang ng mundo, ay nagkakamali kayo. Maging sa Estados Unidos ay nagtala din ang kasaysayan ng ganitong kalakaran. Ito ay sa Hawaii, Colorado at Nevada.